Hello mga alaga, andito tayo ngayon sa channel ko. Samahan niyo ako para magbigay ng konti kaalaman sa mga kapwa ko kumartilyo para kung sino yung gusto matuto gumawa ng mga gamit sa loob ng ating bahay. Samahan niyo ako kumartilyo para sa inyo to. Panoorin niyo yung video ko para matuto kayo kung paano binuo, kung paano kung saan sinimulan. Kaya andito ay kumartilyo. Panoorin yung video ko at kung yung mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe na kayo, pindutin na rin ninyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Mga kamatilyo, andito na tayo sa channel ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko binuo itong maliit na hanging cabinet. Una-una mga kamatilyo, lagyan yung stick wheel yan. Stick wheel yan. Oh. Nilagyan ko na stick wheel. Bago nyo idikit dito sa pinaka-backing ng ating hanging cabinet bago nyo pakuin. Ayan mga kamatid, papakuin na natin. Ayan, sundyan nyo na lang yung ginagawa ko para makuha nyo, masundan nyo lahat kung paano ko binuo, kung saan ako nagsimula at saan ako matatapos. Ayan mga kamatid, pinapako ko na yung pinakang division ng ating hanging cabinet. Maliit lang to kamartilyo, pero ipapakita ko sa inyo para kahit maliit lang to, para may idea na kayo kung paano magbuo ng ganito hanging cabinet. Ito mga kamartilyo, kahit maliit lang to, pero kung wala kayong diskarte sa paggawa nito, mahirapan pa rin kayo kasi hindi nyo pa alam kung saan kayo magsisimula o saan kayo matatapos. Kaya mga kamatilyo, sundan nyo na lang itong video ito para sa inyo to. Ito kasi sa mahal ng labor ngayon, grabe, hirap tayo makaabil ng mga ganong halaga ng pagbabayad sa pagpagawa ng isang maliit na hanging cabinet lang. Kahit ganito to kaliit mga kamartilyo, kung ipapagawa nyo ito dun sa mga karpintero talaga na marunong, siyempre magbabay ka. Pinakamababa nito mga kamartilyo yung labor kasi ngayon, 800 hanggang 1,000. Kaya kailangan mga kamartilyo, pag-aralan nyo kung paano gumawa ng mga ganito. Discarte na yung mga kamartilyo. Panoorin nyo yung video ko. Sundan nyo yung mga nakadetalyo sa video ko para makuha nyo yung diskarte kung saan kayo magsisimula o saan kayo matatapos. Kaya mga kamartilyo, payo ko sa inyo, manood kayo sa lahat ng video ko para matuto kayo sa mga ganitong gawain. Doon lang sa mga interesado, kasi alam ko doon sa iba, may pira naman sila pambayad sa mga ganitong bagay kung gusto nila magpagawa ng mga ganito. Kaya ang inaano ko dito, yung mga gusto lang at saka yung gustong matuto. Kasi magagamit nyo ito mga kamatilyo sa pagdating ng panahon na marunong na kayo, pwede na kayong gumawa sa iba at saka magagamit nyo ito sa inyong pamamahay mga kamatilyo. Ang payo ko sa inyo, sundan nyo lahat ng ina-upload kong video para makakuha kayo lahat ng diskarte kung paano magumawa ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Moments later. Kaya andito mga kamartilyo yung finish ng ano, naikabit ko na dito sa loob ng ano. Hindi ko na na-video ang kanina nung kinabit kasi wala nang maghahawak ng cellphone. Kaya ngayon andito na siya, nakakabit na. Kaya ipapakita ko sa inyo yung hitsura. Ito yung harap sa labas. Ito yung sa loob. Sa loob na ng kwarto. Kwarto kasi ito kung mga kamartilyo na walang division. Kaya nilagyan na lang ng ganito para gumandating na yung labas. Yan yung mga shelf na siya, pwede siyang patungan. Kahit anong bagay na ipatong dyan, may ipatong na nyo. Kung ano may yung mga gamit na hindi kailangan, pwede ilagay dyan. Kaya mga kamartilyo, ito na yung kabuuhan ng ating ginawa. Hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat mga kamartilyo. Bye-bye!